Cooking lesson ulit tayo. Kasi magandang feedback po nung aming dalawang ginawang pagluluto. So, ginaganahan po ang pinsan ko na mag-vlog ng kanyang mga putahe. Kaya, abangan nyo kami. Maya-maya lang. Abangan nyo kung ano lulutuin namin. Good morning, mapanatis, mapaparasi, mapaorganic, babies, mga kapower. Ang luluto po today ay pochero a la chamba. Ayan po mga ingredients. Baboy na binili sa Asians to, as usual, maes. Potato po, instead na patatas, yung sweet potato at saka yung puti, ayan din po. Polio, kamatis, sibuyas, bawang. Wala na bawang ilalagay o lalagyan niya as usual, ito. Dahon ng sibuyas. Kamote. Ayan po, iniiwan na yung ano, kamote. Ewan ko bakit ayaw niyang patatas ngayon. Diba, dapat ang puchero, di ba may saging din? May saging ako doon. May saging, hindi lang nailabas. Sige, tayo natin saging na saba. Malalaki po ang hiwa para hindi madurog. Kasi pag maliliit, dudurog yan. Saka masarap kainin pag malalaki hiwa. Ayan po, kanyang saging ay saba na frozen. Ayun, kaya raw pala. Yan ang nilagay niya para matamis ang puchero niya kasi matamis nga naman yung ano yan, yung kamote na pula. Ito na yung kamatis natin sa garden galing. Oo. Yan po, pinitas niya yan sa garden. Ngayon, pinakinabangan na. Kikita niyo yung klase ng hiwa niya. Halos pare-parehas. Hindi bilog, hindi kudrado, hindi. Basta kung anong hiwa ng ano, patatas, ganoon din ang hiwa niya ng ano eh. Ng karne na yan, oh. Baboy. Kamihan natin ng kamatis. Kasi sayang naman, eh. Oo, kasi baka mabulok lang. Gamitin mo na. Lalayo ako sa sibuyas. Dahil nakakaasakit sa mata yan. Yung pula na yan, matapang yan, eh. Hindi katulad ng puti. Pero mabango. Yeah, mabango siya. At masarap ang lasa. Mahal ang sibuyas na pula. Sa atin, no? Ang puti, mura lang yan. Itong lulutuin na yan, kanyang version ng recipe niya. Kung paano niya lutuin, kaya abangan natin. Yan, meron po siyang bawang. Hindi ko alam, igigisa niya yata yan eh, kaya may bawang eh. Oo, igisa naman bago para masarap. Yung white and yellow corn na yan, matamis. Gustong-gusto namin to, iniihaw lang eh. Bukas mag-grill tayo ng mais with the pork chop. Oh, yan. Tomorrow. Abangan nyo po ang susunod naman namin recipe. Bukas. Sa susunod, o bukas daw ay pork chop at saka grilled na mais. O saka mixed vegetable. Abangan natin kung anong maisip niya lutuin sa gulay. Sa atin, nagtitipid ng Mahal. Mahal kasi. Isa, dalawang garlic cloves lang. Pero tama na eh. Convert parang ganun na rin. Diba? Mahal ang mga kapag kinonvert mo yung peso mo sa dollar, mahal. Mahal. Or dollar to peso. Huwag ka na mag-convert. Pag namimili ka, wala nang convert.
mag-ano ka lang, darating sa puntong manghihinayang ka. Ay, sasabi mo, ay, ang mahal naman. Ay, bakit ganito? Kaya wala na conversion. Huwag mo nang tingnan yung conversion. Hindi peso ang pinagastos nito. Tama. Ito yung sagi yung naka-defrost. Pero iba yung fresh eh, no? Yung sariwa. Iba lasa niya na. Cook na to. Last na ano na to. O nga po pala, itong sagi na yan, hindi po hilaw yan. Haluto na po yan. Ipapatong na lang po yan. Pero wag mo lang masyado iluluto ang matagal sa ano. Oo. Kasi luto na nga eh, para hindi maging malabsak. Start na. Etong karne, walang timpla to. Ganito lang yan, hindi titimplahan. Nilagyan ko lang yan ng asin. Kanina raw po, nilagyan na po niya ng asin yan. Okay. Kasi kahapon ko pa nidefrost yan. So, ano na susunod natin gagawin? Dito na tayo sa kalan. Yes. Ayan po ang vegetable na gamit. Parehas tayo. Yan ginagamit ko. Yan po, nagpainit na ng ano? Kasirola, patawag dyan, no? First, garlic. Ayan, alam nyo nang mainit kasi paghulog nyo, tinitilamsik na. Nagsiritsit. Ang bawang. Sit-sirit. Baka kaya tinawag na bawang yung paputok eh, no? Sumisiritsit. Siguro ganyan, kaya ganun bawang ang tawag nila. O, ngayon po yung sibuyas, onion, sa English. Chalot. Tomato, kamatis sa Tagalog. Kaya po may English Tagalog kasi baka may viewers po tayong ano? Puti. Taga ibang lugar. O yan, at least pwede sundan yung ating cooking ano recipe for today. Chero a la chamba. Then yung baboy po. Okay? Yan po pala ay tinimplahan na niya. Dahil dinifrost niya kagabi, tinimplahan niya. Ang itinimpla niya lang po dyan na sinama ay asin only ho. Okay. Wala pong paminta, wala kung anong spices, basta asin lang daw po. Asin lang muna. May ilang minuto yan? Na? Yung pinag-isa mo niya, para mag-iba lang kulay? Yung parang mag-brown. Brown, okay. Hintayin daw po niya mag-brown, kaya halo-halo. Mm-hmm. Yan. Kasi kung ano, para maano. Saka malambot naman yung karne na yan. Malambot. Hindi yan yung ano, matigas, inaabot ka naman siyam-siyam pakuluin. Oo. Malambot po mga karne dito. Bawang, sibuyas, kamatis lang at saka asin, karne, mabango na. Yan, hinati lang po sa gitna. Para hindi naman masyadong malaki, hindi rin masyadong maliit, yung tipid. Sweet corn ito. Oo, matamis na yan eh. Yan lang, matamis na rin. Habang nandun siya, mag-ano ko rito, halo-halo. Para hindi masunog yung karne. Ngayon sa repolyo naman po, ganyan ang dapat ng hiwa. Huwag po yung maliliit. Kasi soup eh. Oo. At saka masarap sa repolyo yung ano, yung half cook lang siya. Oo. Ayoko nang malabsak. Ganyan lang po hiwa. Pag naluto yan, kumukuluntoy, lumiliit. Yan lang. By the way, ang aming menu ngayon, hahaluan namin ng ang dish namin ng fried tilapia. Side dish. Oh, side dish daw ang tawag niya dyan, ha? Pero ulam yan. Yan, mapula-pula. Brown na siya. Halo-halo. Oh. Ako maghahalo habang nilalagay niya ng paminta. Ayan na. May spices na po. Ang dami na nga ang lahok ng baboy na to eh. Apat lang tayo. Nga pala, bibigyan ko kayo ng tip. Yung mga baboy na pong yan, pag siniserve yung katulad kay Papa doon, inaalis ko po yung taba. Dahil hindi ko makain yan ng taba. Mga kanuho talaga, inaalis talaga yung taba. Tayo lang mga Pilipinong mahilig sa taba. Kaya na, walang taba po. Meron, oo. Konti lang taba. Pero pag siniserve yung kay Papa doon, inaalis ko po yung taba. Kailangan puro laman lang. Inano ko lang yan. Para okay, hintayin pa po natin na ilang minuto. Papulahin natin. Mm-mm. Papulahin mo nga. Maganda yung ma-absorb niya yung timpla. Mm-mm.
sisiksik sa laman para malasa ang laman. Basta wag lang masunog po. Okay, halo-halo si Madam Amor Power. Yan lang ang kanyang ambag sa pagluluto na to. Hindi, ayoko. Gusto ko sa mga gulay. At saka hindi nawawala ang sustansya ng gulay kapag hindi siya sobrang luto. Pag sobrang luto, naluto na rin yung nutrients ng gulay. Kaya dapat talaga ang gulay. Tingnan niyo yung mga incheck. Pag nagsiserve ng mga gulay, half cook. Ayan po yung tilapia, oh. Tingnan niyo. Nabibili yan po ganyan. Diba? Ang linis na niya. Defrost na lang. I-defrost na lang. Diyan, ganyang kalinis. Masarap po yung tilapia na yan. Ang lasa-lasa. Ikaw ba lang, Amor? Maya, titimplahan niya po yan para sa ano? Iprito. Para iprito. Balik tayo dito at nangangamay na to. Hindi po dapat patuyuan to, ha, at hindi dapat sunugin. Ayun, haluan na po ng tubig. Ang hinalo po niya ay dalawang ganun yata ilalagay niya kasi masarap ang sabaw na to. Igupin mong dalawang cup po na tipa 500 ml. 4 cups tuloy. Oh, 4 cups. Oh. 4 cups pala. Oh, yan. 4 cups. Oh, yan. I think tama na yan. Pangit naman yung ano, maraming tubig. Hindi nilaga ay niluluto natin kundi putsero. Takpan po natin ngayon. Saka ilalagay po yung gulay kapag kumulo at saka tender na yung parni. Iyan po yung tilapia. Masarap po yan. Tilapia fillet. Boneless and skinless. Masarap po, malasa. Kahit ihaw lang po ito, napakasarap. Kaya dito kayo sa state, hanapin niyo po itong ganito. Tilapia fillet. Hugasan dahil nga frozen, puro yelo. Ngayon, ang gagawin daw po niyan, luto lang dyan, ay air fry para wala namang mantika. At saka ang init po sa labas para mag-ihaw kasi. Yes. 107 ata ang ano, degrees? 103 today. Sobrang init para umistambay doon. Air fry na lang. Asin lang lalagay mo dyan. Walang ibang panimpla. Ano, yung pepper. Okay. So, ang putahe po namin, may baboy, may gulay, na may sabaw siya, at isda. O, diba, kumpleto po. Kumukulo na po, kaya ilalagay na niya yung mais. Parang tamang-tama habang lumalambot ang mais, kasabay na lumalambot ang parne. Okay na po yung ano, yung kamote. At saka saging. So, ito nang last. Yan, ready na po tayo para sa tilapia na ipa-fry niya. Okay. Set air fry and then 20 minutes and then 390 and then close and start. That's okay. All. Ayan po. Simple lang. Walang manti-mantika. Yeah. Ngayon ito, hintay na lang po natin medyo maano. Half cook lang itong repolyo and then lalagay niya yung daon ng sibuyas. Titikman natin miya-miya yan. Ganda. Amoy na amoy. Ang sarap. Hindi ko pa natitikman pero ito nagpapangriti yung ano eh. Yung ano na yan? Kamote. Yan. Husgahan po natin.
Yan po, hinulog na po yung dahon ng ano, sibuyas. Tapos tatakpan ulit natin. Isi-simmer po for 5 minutes. Tama-tama yung 5 minutes. Tamang pati yung kanyang gulay, repolyo, ay luto na. Pero hindi, gaya sinabi ko, hindi po ilalabsak. Yung half cook lang po, masarap siya. Yan na po. Ready na po ang aming puchero a la chamba. Luto na rin ang kanin. Oh, kita niyo po. Ang ganda ng kulay ng tilapia.